Ang dami nito ah. Ang bilis oh. Naku, sanay na sanay si Kuya. Hindi ka ba namamali at mahiwa mo yung tila? Sanay na po. Gawa ng 20 years na po namin ginagawa ito. At talaga? Ah, ito. Oo, ang ganda na, no? Mm-hmm. Okay. So, anong gagawin dito? Bubuhin na po ito. Bubuhin na sa? Kaya mo ba, sweetie? Ha? Mahirap. Kaya mo yan. Naku. Oo. Di ba, nung nagtatahi ka rin dati ng cross stitch? Oo. Walang pinagkaiba yan. Eh, iba yun. Ha? Ayun, may pattern. Ito wala. Grabe, ano? Isip mo lang. May bilang bang bawat tusok mo, ate? Wala naman po. Tingnan mo. Kung hindi mo kaya, ako na lang. Pwede, ate? Opo. Talaga? Sige, ako nga. Wow! Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo ulit, sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa may part ng Lumban, Laguna. At kakababa lang natin ng Kaliraya. Eh, nandito na lang din tayo mga kabayan. Ay ituloy-tuloy na natin ang gala. Ngayon nga pala ay August 7, 2022 at sa araw ng Linggo. Yes, oh. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Okay, yun na nga. Have a blessed Sunday sa inyong lahat at bumababa tayo dito sa Zigzag. Ngayong araw mga kabayan, nandito na lang din tayo sa Lumban, ay ipapasyal na namin kayo sa ano, sa Barong or gawaan ng Barong. Yes. Diba? Dahil itong Lumban ay kilala sa bilang kapital ng mga Barong, sweetie. Pagawaan ng Barong. O pagawaan ng Barong. Lalo diyan sa kahaba ng Manila East Road. Ano yan? Sunod-sunod. Ang dami yan. Hanggang doon bago makarating sa may pagsanhan. Bukod sa Barong, ito rin ay gawaan ng mga Pilipinyana, yung mga saya, sa mga babae, mga dress, yung mga habang saya ang tawag doon, di ba? Lahat na! At dito rin na nagpapagawa yung mga artista, model, mga kilalang tao dito sa Lumban. At ngayong araw mga kabayan, nandito na pala tayo eh. Pupunta tayo sa isa sa pinakasikat nagawaan ng Barong. Ngayon ang gagawin natin, uunahin natin puntahan kung paano nabubuo o ginagawa ang isang Barong. Yes. O, ibig sabihin, pagawaan. Yes. So after nito, pupunta tayo doon sa, anong tawag doon? Yarina. Aha, sa butik nila. Sa butik nila. Itong Birches, isa ito sa pinakasikat na gawaan ng Barong dito. Malalaman nyo mamaya mga kabayan, after nating puntahan itong pagawaan dito o paano ginagawa o binubuo, pupuntahan natin doon sa butik kung bakit ko sinabing isa sa pinakasikat na gawaan ng Barong ito. Yes. Okay, tara! Diyan tayo galing sa Kaliraya Lake at yung tinututukan ng kamera, ito yung kahabaan ng Manila East Road or papunta ng Antipolo City. Siyempre ito papunta ng kabayanan ng Lumban at iikutin din natin mamaya, kasama lang kayo ha. Dire-diretso na ito ng Pagsanhan, Laguna. So ito yung birches na gawaan ng Barong dito sa Lumban. At hindi lang ito basta gawaan ng Barong, kundi isa sa pinakasikat ng gawaan ng Barong dito sa Lumban. Mamaya pupunta tayo sa outlet ha, sa isa pang branch. Ngayon ang gagawin natin dito, titingnan natin kung paano ba binubuo ang isang Barong. Hi sir, magandang hapon, pwede ba kitang maistorbo? Paano ba binubuo ang Barong? Saan po tayo magsisimula? Ah, talaga? Oo. Hindi mo ba ako dadalhin sa pinakamalayo? Hindi. Sige. Halika. Yung may-ari, sisikapin nating interviewin mamaya sa office dahil busy. Ito si Sir Fred. Si Sir Fred ang may-ari. Hi! Antayin kita mamaya sa office. Okay lang ba? Okay lang po. Maraming salamat. Abangan nyo mga kabayan ha, dahil marami tayong malalaman sa kanya tungkol sa Barong. Malawak pala ito. Ito po, tayo salamat sa Sir Ardin.
Ah, ito. Ito po ang first step ng ano, pagbubuo ng barong. Anong tawag dito? Ay, na, pagtutuhog po. Tinutuhog dito. Ano anong tawag sa tinutuhugan na 'yan? Kokon po ang tela niyan, koko. Hindi dito ito, anong tawag dito? Parang stick po, bastidor po ang tawag dito. Bastidor. Anong gawa ba ito sa pinya, yung tela na ito? Kokon po, kokon silk. Kokon silk? Okay. Ayan siya. Anong gagawin dito na tinutuhog? Pagkatuhog po niya, lalaban po 'yan. Lalabhan. Para anong purpose ng laba? Para po maunat, para malinis po lahat. Wala po siyang dumi. Para pagbubuo po, okay po, malinis po lahat. Okay, anong susunod na step? Ito po, pagkatapos niyan, lalaban po. Pagkalaba po, kukulayan po. Pipi. Ah, ito, ito nilaban na. Ah, laban na po yan. Ah, laban na, galing ito dito sa... Ito po, galing niya. Sa pagtutuhog. Ah. Okay, sige, mabilisan tayo mga kabayan ha. Dali ikot pa tayo ng kabayan ng lalumban. Woo, ito na pala yung nilaban. Ang laki pala nito. Sir Arjen, Sir Arjen, may tanong lang ako. Sa isang tilang yan, sa isang ilang yarda ba yan? Ano po, 3 yards po. Isang yarda po, isang buo niyan, isang barong po, isang barong. Ito, ito, yung kabahang ito. Isang barong po yan. Okay, sige. Ano susunod? Po, pagkalaan po, pagkalaba, tatanggalin na po sa bastidor. Ito, yan, pinatuyo na yan. Pinatuyo na po yan. Tinatanggal na yung tinuhugan nina. Aha. Ang dami nito ah. Oh. Ang bilis oh. Naku, sanay na sanay si kuya. Hindi ka ba namamali at mahiwa mo yung tila? Sarita po, gawa ng 20 years na po namin ginagawa ito. Talaga? Oh. Wow, talagang dito talaga kayo kumukuha na yung kabubuhay? Ah, dito po talaga. Okay, sige. Hindi ko na bubuhin na po ito. Bubuhin na? Okay. Ah, ito. Oo, ang ganda na no? Mm-hmm. Okay, so anong gagawin dito? Bubuhin na po ito. Bubuhin na sa... Ito po sa machine. Oh, machine. Mga kabayan, itong pinapakita natin, nakalimutan ko lang ha. Ito ay gawa sa makinarya. Mamaya pupuntahan natin yung gawa sa kamay. Ano bang tawag doon? Handmade embroidery. Okay, hantayin nyo na dahil yun ang matindi. Gawa talaga ng tao. Pero itong makina dito, tao rin ang gumagawa. Apo. Okay. Ah, clarify lang ha. Tao ang nagpapaandar ng makina. Yes, okay. Yun. Bising-bisi si sir. Ang laki pala nito. Yan po, yun po. Ah, ito. Si GR po. Sir GR, ilang barong ba nagagawa niya sa maghapon? Nakakapito po ako. Pito? Okay, ang galing naman. Ano nangyari? Ito nang nangyari? Uy, ang galing. Buo na po. Buo na? Okay, may nakita ko nagpa-plancha dito kayo na ano yun? Pinaplancha po pag nabuo po. Pag nabuo na, pinaplancha? Nawala na si ating nagpa-plancha dito. ito yung pinaplancha kanina, no? Collar. Collar. Okay. Ang dami nito, ah. Sa dami ng makinarya na yan na nagpapandar din ng tao, nakakailan bang produkto ang nailalabas dito sa gate na ito sa loob ng maghapon? Mga 100. 100? Okay. 100 pa po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Arjen, ha? Thank you, pa. Okay. Tara. Dito naman tayo pupunta sa pinaka-showroom nila at higit sa lahat, dito natin makikita kung paano ginagawa ang barong bilang handmade. Yes. Handmade embroidery ang tawag ko doon. Uh-huh. Tao ang nagtatahi. Yun ang pinaka-exciting doon. Diba? Tama. At ang sabi nila, ano daw yun? Mas mahal daw yung gawa ng tao. Oo naman daw, kasi labor of love yun. Ah, labor of love yun? Yes. At after nang makita natin yung showroom, iikutin natin yung bayan ng Lumban. Yes. Sama lang kayo, ha? Hindi naman natin iikutin, yung pinaka-main lang. Mm-hmm. Iikutin lang natin yung mga ilang street. Maabo na. So ito na yung tulay. Sino nakakamiss dito sa Lumban? Shoutout po sa inyong lahat. Okay. Na taga Lumban, kami po'y naririto sa inyong bayan. Okay. Ano lang daw yun eh, after ng tulay, lampas lang ng gas station itong Petron. Mm. Talasa mo yung mata mo ha. Baka tayo lumampas. Babalik. Banda kaliwa daw yun after ng gas station. Ayan o. Birches. Ito na. Oh, ayun. Yeah. Oh, diba? Ang dami ng
Ito. Mamaya, pagbalik natin, makikita pa natin yung iba pang outlet. Okay, kaliwa na tayo. Nasa kahabaan tayo ngayon ng Manila East Road at papunta yan ng Pagsanhan, Laguna. At syempre, dire-diretso na ng Manila. At itong pinapaningan ng kamera ay sakop pa rin siyempre ng Manila East Road. Halimbawa, papunta kayo ng Antipolo, dire-diretso na yan. At kung halimbawa, papunta kayo dito sa Lumban, Laguna, babaybay nyo lang itong kaba ng Manila East Road at matutuntun nyo na itong lugar na kung saan dito tayo pupunta. Ayan, dito sa may Burgess. Pasok tayo at mamaya sisikapin natin ma-interview yung may-ari. Hi! Magandang umaga! Hi sir, good morning po. Hello! Ako nga pala si Dada ko at kayo po si? My name is May po. Okay, magandang umaga sa'yo. Good morning sir. At siyempre, kayo po ba may-ari? Ah, malapit na sir. Ito, kaya sinabi kong isa sa pinakasikat, tingnan nyo naman. Kung sino ma ito? Mga nagkagandahang bilang. Oo. Oh, pati pala mga foreigner, nagpapagawa dito, May? Yes, sir. Oh, ito naman, basahin nyo. Kung sino ang mga prominent people na ito. Oh, ambassador. At dito naman sa kabila, yung mga artista. Nakatulad natin. O yan. At habang namimili kayo at yung kasama nyo, pwede siyempre umupo dito. Ang ganda ng office na ito. Ang lamig. Ito May. Ang dami kong nakikita mga barong dito at hindi lang barong, kundi mga, anong ba ang tawag dito, May? Ayan. May mga bomber jackets din po kami at saka mga t-shirt barong. Okay. Yun po. Dinesign at saka ginawa po ni Sir Frederick Burgess. Ah, bali yung nagdi-design nito, yung pinakamay-ari din mismo? Yes po. Okay. Lahat po yan design po ni Sir Frederick Burgess. Bali, ito ba handmade? Dalawang klase sir eh, isang handmade po tsaka isang machine made. Pero more on handmade po kami. Saan ba gawa itong mga ito? Iba't ibang klase ng tela po ginagamit namin sir. Meron po kaming husi, husi pinya, pinya, pinya cocoon, mga lukot mayaman or yugo boss, ganun sir. Gusto ko yung lukot mayaman. Nabanggit mo yung dalawang klase, pinya, husi, saka yung pinya. Pinya cocoon, sir. Apa. Anong pagkakaiba nun? Sa klase ng tela, sir, for example, ito po. Ito po yung pinya cocoon. Mm-hmm. Yan po. Then, ito naman po yung pinya na gawa po sa pinya leaves po. Oh, ay, smooth na smooth. Okay. Hawakan, no? Ang husi, sir, ganito naman siya. Ayan po. Ah, mas smooth siya hawakan, pero parang ano siya, no? Ah, hindi siya, ito ba yung lukot mayaman? Husi po to. Ah, husi siya. Husi po to. Diba? Mas malambot po ang tela ng pinya at saka ng pinya cocoon. Oh. Mas elegante po sila tingnan. Saan dito yung sinasabi mong lukot mayaman? Lukot mayaman, sir. Yan, ito po siya. Ah. Yan yung klase ng tela po. Ito ba yung lukot mayaman? Apo. Okay. May iba't ibang kulay din po ito, sir. Ah, talaga? Apo. Meron din po pa ng metallic husi o organza. Mm-hmm. Ayan po. Okay. Itong mga barong na ito at iba pa, nagre-rinse ba ito ng mga magkano? Bali, yung cheapest po namin, sir, sa organza, nasa 1,500 po. Then, siguro mga nasa 30,000 po. Ang pinakamahal? Opo. Nasaan yung pinakamura? Pinakamura, sir. Oh, magkano nga ba yun? Mga 1,500, sir. 1,500? Opo. Ayan, mga ganito po. Yan. Maganda. Anong tawag dito? Organza po sir or metallic husi. Yun po yung klase ng fabric po. Metallic husi. Apo. Okay. Ano spelling ng husi? Z-U-S-I. Ah, Z.
Jay po. Ah, Jay? J-U-S-I. O, parang sa Lin H ang pagkabasa. Yes po. Okay. Pronounce po siya as H. Okay. Tapos, ano naman yung pinakamahal na 30,000 plus? Yung ganito, sir. Kasi fully handmade po siya. Tsaka gawa po siya sa pinya fabric po. Ah, talaga? Pwede ba namin makita kung paano ginagawa ito? Pwede, sir. Sige, ipapakita po namin sa inyo. Oh, maraming salamat kung paano ginagawa yan. Ito naman na Miss May. Mga magkano ito? Itong bomber jackets po natin, sir, nag-range po siya from 5,000 to 10,000 po. Ay, ito mo, ito. Depende po sa design at sa klase ng embroidery na ginamit po natin. Oh, talaga. Pero lahat po ito, kami po ang nagbuburda at nagdi-design. Yun ang pinakamaganda doon, ano? Talagang gawang kamay. Customized. Okay. Saan dyan ang 5,000? 5,000, sir. Yung mga ganito po. Oh, okay. Ito, magkano ito? Ito, sir, nasa 10,000. Yes. Oh, ang ganda. Kaya pala sinuot ng... embroidered po siya. Kaya pala sinuot ng Ali. Oh, manusia, maganda. Ito, mga kabayan. Naku, first time natin makakita kung paano ginagawa ang barong. Matanong ko lang, ate, bago tayo magpatuloy, ano ang tawag sa bilog na ito? Ito po, ang tawag po dito, tambor. Tambor? Opo po. Dito po natin ibabata kapag po tayo mananahin ng handmade. Ah, talaga? Okay, so itong tela na ito na tinatayo nyo, ito yung barong? Ito po yung telang ito ay pinya. Pinya? Pinya po ang tawag. Mm-hmm. Opo. Ngayon, yung sinulid na ginagamit nyo, ano yan? Ito po, depende po kung ano pong gusto nyong gamitin. Kung apple, soen, mocha, ganun po. Ah, yan na ba yung ginagawang pamburda? Opo. Uy, talaga. Nakakailang barong kayo sa maghapon, ate? Kung handmade po at ethnic, ah? Kaya po ang isang araw. Isang araw? Pero kung pambata lang po. Pero kung medyo pang matanda, mga 2 to 3 days. Ganun po. Ah, talaga? Depende sa design or laki? Ay, Abby, narinig ko kay Miss May, dalawa ang brands nitong Birches. So, hindi lang ikaw ang gumagawa ng barong. Marami kayo. Opo. Ah, talaga? Okay. Miss Abby, maestro po lang kita. Pwede ko bang makita yung produkto na nagawa nyo ngayon or sa mga nagdaang araw? Pwede ko bang makita? Ito po. Ito saan? Ito po yung nabuo na po natin. Tingnan ko nga. Kami po yung nagbubuo nito. O yung nagawa mo mismo? Yes po. Ah, talaga? Yes po. Mga kabayan, alam niyo ba kung magkano ang presyo itong nagawa ni Miss Abby? Ito ay 30,000. Handmade po kasi. Oo. Talagang ilang buwan po natin pinaghirapan. Yan ba'y inaaral o natrain kayo ni Sir Freddy? Ano po, marunong na po talaga. Kasi bata pa lang po, ito na po yung hanap buhay namin. Tagalumban talaga kayo? Grade 6 pa lang po. Yan na po ang pinag-aano namin. Diyan na kayo kumuha ng kinabubuhay nyo. Tsaka pambaon, pwede na po. Talaga? Kasi kaya po sa bahay eh. Ah, inuuwi nyo? Pwede po may uwi. At talaga? Opo. Naku, Miss Abby. Kayo ang dahero ng, isa kayo sa dahero dito sa bayan ng Lumban, Laguna. Ay, salamat po. Maraming salamat sa inyo at masipapano, ito nakita natin at ng ating mga kabayan kung paano ginagawa ang barong. At hindi lang barong ang ginagawa mo, no? Opo. Ano pa ba mga ginagawa mong iba? Ito, mga yan? Hindi po, yung pong mga puro handmade lang po tayo. Sa barong talaga? Opo. Sa mga ethnic, marunong din po tayo ng mga ethnic. Ganito. Ano bang ethnic? Ito, yung mga sa loob, oh. Ito po, kalado. Ayan. Mga ganun po. Nakakatuwa naman. Ito po, burda. Oh, yan ang ginagawa mo ngayon, yung tinatahi mo. Ito po. Ah, ito. Opo, ito po yung kalado. Mm-mm. Ito po, mga burda. Mm-mm. Okay, ito yung tinatahi mo ngayon. Opo. Okay, maraming salamat ulit ha. Ibig sabihin na, Miss Abby, ito yung mga design nito at iba pa, ay talagang nakatatak na talaga sa inyong isipan. Opo. Mm. Ay, grabe. Talagang daig nyo pa ang computer, ate. Ayaw mo. So, after nito, Miss Abby, sa pagtatahi nyo, anong susunod? Sa, ano po, pagkatapos po natin tahiin, lalabhan. Mm-mm. Saka po kasi may mga dumitas. Saka po natin ipapabuo. Sa makina? Opo. Yung makina na sewing machine na tao rin ang tumatahi. Yes po. Okay. Tapos magiging ganyan na po. Oo. Oh, tingnan nyo nga naman. Napakaraming proseso po. Oo. Kaya mo ba, sweetie? Ha? Mm-hmm. Ha? Mahirap. Kaya mo yan. Naku. Oo. Oh,
Di ba nagtatay ka rin dati ng cross stitch? Oo. Walang pinakaiba yan. Eh, iba yun. Ha? Ayun, may pattern. Ito wala. Grabe, ano? Isip mo lang yan. May bilang bang bawat tusok mo, ate? Wala naman po. Tingnan mo. Kung hindi mo kaya, ako na lang. Pwede, ate? Opo. Talaga? Sige, ako nga. Nako, joke lang, di mo kaya, baka masira ako, naku po. Yung tinataya mo, halagang 35,000, no? Apo. Uy! So yun mga kabayan, napakaswerte natin dahil ngayon ay nasa harapan natin ang may-ari nitong Birches. Kaya pala tinawag na Birches ito ay dahil si Sir Fred, ang kanyang surname ay Birches. Tama yes, po ba? Birches okay. Birches po. Sige. Matanong ko lang sir, sa dami ng barong na nakikita namin kayo po ba talaga ang nagdi-design? Yes po. Personal ko po dini-design lahat ng mga designan, lahat ng mga barong na nandiyan. Kahit yung mga gown po, nagdi-design din po ako. Ibig sabihin, meron talaga kayong gawang sarili niyong design bukod sa nagpapa-customize ng mga kliyente niyo. Opo. Yung may ang kadalasan kasing client namin may kanya-kanyang personality yan eh. May yung iba gusto niya fabulous, fabulosa, yung iba naman sobrang minimalist lang. Na kasi minsan tinatanong ko yung kliyente kung ano yung personality niya. Tapos doon ako magbe-base ng design para sa kanya. Kanina sir Fred, sinabi ko or nasabi ko na isa itong Birches sa pinakasikat na gawaan ng barong dito sa Lumban, Laguna. Dahil ayon doon sa nakita namin yung mga nagagandang larawan na yan, talagang sa inyo talaga nagpagawa. Opo. Ibig sabihin may mga kanya-kanya silang pattern na design or mayroon kayo talagang design na napili nila? Pero mismo po, ako mismo yung gumagawa ng design at nagugustuhan naman po nila. Yun ang pinaka-importante. Mm-hmm. Yun ang binabayaran doon. Dahil sa bawat tao, sa bawat likha ng isang tao, at ang likha nila ay nagustuhan mismo ng customer o ng kliyente at binili, napaka-proud sa sarili. Di po ba? Opo. Ayun. So karamihan ganun. Opo. Karamihan po. Ganun yung mga ginagawa ko. Mm-hmm. So halimbawa, sir, yung mga kliyente gustong magpa-customize, halimbawa ako, gusto ko yung design na ito or yung design nyo gusto ko, mga ilang araw ba aabotin ba ng buwan? Pag yung handmade po, especially yung handmade kalado, tulad ng nakita nyo yung buntis kanina, yung po yung handmade kalado Si Miss Abby. Yung Miss Abby, yung po yung handmade dito. Pag all over sa isang barong po, it takes 3 to 4 months bago siya matapos. Talaga? Mm-hmm. Paano yung gown? Mas malaki yun. Apo, mas matagal ang gown, lalo na pag pure kalado siya, handmade kalado po. Ibig sabihin, kung kailangan ko yung dress na yan, kailangan mga 6 months before. Probably mga ganun po dapat. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung sakaling gusto ko naman, halimbawa nga sa mga kliyente, siyempre, mayroon kayong website or link. Yes, po. So, doon na lang sila pupunta or sa mga dagdag katanungan. Apo. Pwede po silang mag-message sa personal account ko po, Facebook account, Frederick Birches po. Mayroon kayong Facebook account, Frederick Birches. Mm-hmm. Mayroon kayong website? Meron po. Yun din. Yun din ang, alam ko, Birches Barong Avenue. Talaga. O sige. Okay mga kabayan, ilalagay ko na lang yung dagdag information regarding to sa Facebook page, sa website, at contact number. Pwede bang makuha yun? Opo. Pwede po. Ano pong contact number ninyo? 0922-697-2296. Okay. At yung number na yun, ilalagay ko rin sa description kung meron kayong dagdag katanungan. Opo. So ayan, habang nagagawa si sir ng design, bukod ba dito sa Lumban, Laguna, meron kayong mga branches pa sa Metro or sa Maynila? Meron po kaming sa Green Hills po. Green Hills? Sa Shopsville po. Ah, Shopsville? Yes po, sa Green Hills. So, para yung ibang client po from Manila, doon po na lang sila minimit po.
Okay. So, Sir Fred, ito bang shop nyo dito or office, masi doon sa Shopsville, anong oras nag-o-open? Yung sa Shopsville po, during ano po, mall hour po, bukas na siya. Tapos dito naman po, open kami ng 8 to 6 p.m. po. Okay, daily? Daily po, daily. Okay. Ang ganda oh. Wala pang ano yan, wala pang 3 minuto tapos na agad. Thank you. Saka hindi pasmado si Sir oh. Parang gusto ko yan da. Ha? Gusto mo rin ganito ng sign? Oo. Oh. Oh sige, maganda ka ng mga ilang buwan bago mo makuha ulit yan. Tama ba? Pero may pagka ganito po, medyo wag lang po yung handmade embroidery ito, medyo madali-dali po ito. Ah, bukod sa handmade embroidery, Sir Fred, gumagamit ba kayo ng makina? Yes po. Meron po kaming ano, diyan hand-guided machine po ang tinatawag. Yung pag meron po kasing embroidery na hindi kaya ng hand na kaya naman ng hand-guided machine. Minsan binimix ko po yan para mas mabilis po yung production. Marami naman siyang, marami namang produkto na gagawa yung makina. Yes po. Mas maraming nagagawa. Opo. As mas madali. Opo, mas madali po. Pero alin ang mas may halaga, yung gawa ng makina o gawa ng tao? Gawa po ng tao. Okay. Oh. Yan. 3 minutes. Ayan ang design. Pina-design niya ni Sweetie. Okay. Ilang linggo bago makuha ito, Sir Fred? At least 2 to 3 weeks tapos po siya. Babalik tayo dito na after 3 weeks. Yan kasi yung bagay sa inyo. Okay mo? Kuha ni Sir Fred ang hugis ng katawan or ng figure ni Sweetie. Okay, sir. Maraming salamat sa oras nyo at napagbigyan nyo kami dito sa inyong magandang office at syempre dito sa bayan ng Lomban, Laguna. Thank you po. Bye-bye. Salamat po. Salamat. O yan mga kabayan, talagang seryoso na. Susukatan na oh. Tapos, abangan nyo mga kabayan ha, dahil i-feature ko or ipapakita ko sa inyo pag halimbawang tapos na kung anong fit sa kanya. Tama, Sir Fred? Apo. Okay.